Naglulupasay siya kasi gusto niya ng manika. Eh, pambihira, yung anak mo, lalaki, ang gusto, manika. Ikaw ba naman, tatay o nanay, pagbibigyan mo yung anak mo, ang gusto ng laruan, bibilihin, eh, ano, Barbie doll. Ikalalaking bata yan. O kaya naman, babae yung anak mo, naglulupasay, nag-iniyak, gusto, baril, Armalite pa. Oh, bibilihin mo yon. Kaya ginagawa ko nung araw, bago kami alis, may muling time pa ba? Inoorient ko na yung mga bata. Wala tayong bibilhin doon. Kasi wala akong pera. Oh, di ba? Ang pwede nyo lang bilhin, pagkain. Doon tayo magkasundo. Gusto nyo ng ice cream? Meron. Gusto nyo ng pagkain? Meron. Pero pagdating sa laruan, wala. Oh, walang budget. So at least, pagdating doon sa mall, sasabihin ng bata, gusto ko yan, kaso lang, wala palang pera si daddy. O, oh, di ba? Orientation lang. Pag hindi mo na-orient yung bata, maglulupasa yan. Magagalit yan. Oh. Nung una, sabihin ng bata, gusto ko yan eh. O, oh, di wala nang mall sa sunod. Ay, hindi, sige. O, oh. Oh, di ba? So, naano yung bata? So, merong rason kung bakit sabi ng Diyos, no, David. O, nang rason siguro dito, sabi diyan sa verse number ano, verse 5, verse 6, I have not dwelled in any house since the time I brought up the children of Israel out of Egypt, even to this day, but have walked in the tent and in tabernacle. So dahilan, unang dahilan kung bakit sabi ng Panginoon, no, the ark was only in the tent, not in the building. Kaya yun yung isang reason bakit ayaw ng Diyos magpatayo ng building. Dahil yung arka ng Diyos, di ba? Mahalaga yung arka ng Diyos. Kung saan sila papunta, dala-dala nila yan. Minsan ginawa ng mga Israelita na yung arko ng Diyos, parang ano na yan, parang magic wand. Or mayroong magical power. Para ba yung mga pastor ngayon, pupunta sa mga tribal mission, tapos magtuturo ng kanta. Ipalibasa, walang alam itong mga tao, pag kinanta mo, hindi alam mo yung English. O, di ba? Tuturoan mo yung mga bata. Halimbawa, kumanta, Majesty, worship its majesty. Pag uwi nung nagtuturo, iba yung natutunan ng bata. Magic tree. O, di ba? Alam niya, kala nila, magic tree. Worship the magic tree. Ipag lumaki yan, alam nila magic tree, hindi majesty. Yun ang problema doon. Walang pinagkaiba yan, di ba? Yung tao na mayroong mata, nakakita siya, nag-aaral ng nota, kumakanta. Kuha niya yung kanta. Pero yung bulag naman, walang paningin, may pandinig, kumakanta siya kasing magaling pa doon sa nag-aaral na mayroong pandinig at may paningin. Nakuha niyo ba yun? E minsan nga dyan sa Merkina, akala ko mayroong ano eh, mayroong ibang karaoke. Sabi ko, ang ganda kong kuha. Sabi ko, ang ganda naman ng ano na yun ah. Mga kanta na yan ah. Sabi ko doon sa ano, saan kaya yung karaoke nagpiplay? Yung pala, nasa harap ko pala, sa harap ng kalsada, may bulag pala doon, kumakanta. Hindi ko makikita kasi nga, mayroong jeep na kaharang. Sabi ko, doon lang pala. Akala ko totoong radyo, yung pala eh bulag pala yon. So mas magaling pa, okay? So another na reason bakit sinabi ng Diyos kay David no, ito yon. God did not make a request. Ang Diyos hindi gumawa ng request na magpatayo ng building or templo para sa kanya. Tanong ko sa inyo, may request ba kayo sa Diyos? Do you have request? In a form of prayer, tama? Ang tawag natin doon, prayer request. Tanong, may request ba ang Diyos sa inyo? Anong request ng Diyos sa inyo? Sige, sagutin niyo ako. Anong request ng Diyos? May request ba ang Diyos sa inyo? Walang request ng Diyos sa inyo. Utos meron. Diyos siya, hindi siya magre-request sa inyo. Utos, meron. Sa bahay, pwede pa yan, yung tatay, magre-request yan sa anak. Pero dapat tatay, mag-uutos yan.
Sa simbahan, ganun din. May mga membro. Gagalit pag inutusan ng pastor. Bira yung pastor na yun. Puro utos, hindi professional, hindi marunong mag-request. May mga ganun. Tawa niyo ba yun? Kaintindihan ba tayo mga budid? Kasi ang alam nila, yung daladala ni Moses yung dalawang tablita galing sa bundok, kaya binasag ni Moses yun. Puro utos, yan, basag. Yan, may mga Kristiyano din ganun. Si pastor, puro utos, yan, sira ang electric pan, sira ang gamit, di ba? Naninira ng gamit si puro utos. At yan ay nakita ko yan. Worker ng simbahan sa malaking simbahan. Hindi ko nasabihin ko saan church. Nandoon siya sa taas. Alam mo, dumudura siya doon. Dumuduraan niya. Yung ito. Nakita ko. Gumatin ako ng camp doon, conference. Sabi ko, brother, ba't mo dinuraan yung sahig? Sabi niya, anong pakialam mo? Ako naman tagalinis dito. Worker ako ng church eh. Ay, salbahe. Hindi ho dinuduraan yung yung sahig. Nakuha niyo ba mga patid? Hindi. Inaapakan natin yan eh. Ito, worker to ng church. Dumura. Ang pihira. Di sinita ako. Dahil siyempre nakita ko pambira na sa loob ng simbahan ang dudura. Huwag niyong gawin yan. Kasi darating ang panahon, tatawagin kayong walang respeto at kagalang-galang. Samantala, yung ibang mga simbahan, pag pumasok ka, naghubad ka ng sapatos. Nakuha niyo ba yon? Kaya nga, parang gusto ko na rin, bago para kaiba tayo, pag pumasok kayo, hindi nakaharap, nakatalikod. Para kaiba, di ba? Pag pumasok ka, nakatalikod. Siguro, tayo na yung simbahan. Talikod, yun, nakaganon eh. Oh. Kasi may mga simbahan na, sa bagay, sa Korea, karamihan ng church nila doon, tanggal talaga ang sapatos sa labas. So, meron kang tawag doon, bibigyan ka ng chinilas ba? Kaya dyan sa labasan nila, ang daming chinilas dyan. Oh. Kaya pagdating sa hygiene, sila talagang pag pumasok sa bahay, yung kanilang sinilas, sapatos na sa labas. Sa Pilipino, ang sapatos hanggang doon sa kama. Natutulog, nakasapatos pa. Oh, di ba? Eh, yung sapatos na yun, nakaapak ng dura, nakaapak ng dumi ng hayop, di ba? Dumi ng kono-ano. Grabe. So, ito yun, mga patid, ha? God did not make a request. Wala, hindi siya nagawa ng request kay David. Another one, God did not want a warrior to build the temple or the house. Ayaw ng Diyos yung warrior. Kaya sabi sa 2 Chronicles, nagbigay naman ng reason dito, 2 Chronicles chapter 22. 22 verse 8. Sabi dyan, and it came to pass, tama ba? 2 Chronicles yung sabi ko. 1 Chronicles 22 verse 8, but the word of the Lord came unto me, saying, thou hast shed blood abundantly, and has made great wars. Thou shalt not build an house unto my name, because thou hast shed much blood upon the earth in my sight. Kaya ayaw ng Diyos na si David magtayo ng bahay-sambahan. Kasi killer ang taong ito eh. Okay? Ngayon, ang Biblia, mga batid, is filled with example when God says no. Maraming example dyan.
Sino-sino ba itong mga tao na sinabihan ng Diyos no? Una si Moses. Sabi ni Moses, Lord, I want to see your face. I want to see your glory. Isipin mo sa lahat ng tao, si Moses nag-request na gusto niya makita yung mukha or glory ng Panginoon. Anong sagot ng Panginoon? No. Hindi po pwede. Pag nakita mo ako, patay kang bata ka. O, di ba? Yun po yan. Exodus chapter ano? Chapter 33. Yan. Exodus 33. Exodus chapter 33. Verse number 18. Exodus 33 verse number 18. Ito sabi ni Moses dito. And he said, I beseech thee, show me thy glory. And I will make all the... And he said, sabi ng Panginoon, I will make all my goodness pass before thee. I will proclaim the name of the Lord before thee. And I will be gracious to whom I will be gracious. And I will show mercy to whom I will have mercy. And he said, thou canst not see my face. Sabi ng Panginoon, hindi mo makikita ang aking mukha. For there shall no man see me and live. Walang tao makita sa akin tapos mabubuhay. Pag nakita mo mukha ng Diyos, patay. Oh, di ba? Hindi nga nakita ni Sapphira at saka niya sa Panginoon, patay. Nanloko lang. How much more ito? Kaya tinanggihan ng Diyos. Sabi ng Diyos kay Moses, hindi pwede. Humirit pa si Moses. Kita nyo, may mga tao talaga mahilig humirit, di ba? Humirit pa. Sabi ni Moses, Lord, pwede ba makita ko yung promised land? Sabi ng Panginoon, hindi pwede. O, di ba? Para bang kayo? Tayo. Minsan humihirit is Panginoon eh. Ako may pinagpipray ako na lupa. Tapos, sabi ng Panginoon, hindi pwede. Di ba? Ano yan eh? Pero bago ko nalaman na hindi pwede, nag-pray na ako. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng the best for me. Di ba? So, yun po yan, the best. So, tayo mga batid, the same. May mga request tayo na ayaw ng Diyos. May gusto ka, hindi naman gusto ng Diyos para sa iyo. Kasi may ibibigay ang Diyos para sa iyo, the best. Ayaw ng Diyos magbigay ng hindi, the best, para sa iyo. Para yung anak, Dad, bigyan mo ako ng sports na anong motor. Sabi ng tatay, hindi anak. Hindi kita bibilhan ng motor. Ayoko eh. Eh gusto ko eh. Hindi nga. Four wheels ibibigay ko. Ayoko ng four wheels. Eh nagtalo yung mag-ama. Kasi ayaw nga ng tatay, two wheels. Gusto ng bata naman, two wheels. Saka pipilit, sabi ng ano, tatay, o sige, ito yung pera pambili ng kotse. Ha? Bahala ka na dyan. Pero kotse yan. Ginawa na anak, binili ng motor. Bumili ng Ducati. Di ba? Ganda no, di ba? After 1 week, nabangga, patay. Alam mo, ano sabi ng tatay? Sana hindi ko na binigyan yung anak ko. O, kita mo? Sinisi pa tuloy niya sarili niya eh. Dahil na dali yung tatay yung anak niya. Deuteronomy chapter 3. Ito yon. Nag-request siya na eh. Si Moses for the second time. Deuteronomy chapter 3. Verse number 25. Sabi dyan, I pray thee, let me go over and see the good land that is beyond Jordan, that godly mountain, and Lebanon. But the Lord was wroth with me for your sakes, and would not hear me. And the Lord said unto me, let it suffice thee
speak no more unto me of this matter. Galit ang Diyos. Kaya wag nating asarin ang Panginoon, mga patid. Ha? Yung kinukulit natin, gusto ko talaga ito, Panginoon eh. Pag ayaw na ng Diyos, wag na nating ipilit. Kasi pag hindi talaga sa atin, hindi sa atin. Ang tawag noon, change your plan. Hindi po pwedeng plan A ka lang. Mayroon talagang plan B. Parang mga militar. Ang militar, mayroong ano yan? May plan A, plan B, plan C. Diba kagaya nila? Kasuhan natin yung gobyerno na yan, administrasyon. Crime to humanity. May nagtanong sa akin, Pastor, mayroon bang crime to humanity sa Pilipinas? Bay malay ko. Wala naman akong kilala na naagabyado. Ang alam ko lang, naagabyado yung mga tao na yon, napatay man yung mga yon. Eh kasi may mga kaso eh. O diba? May kaso. Connected ka sa droga, patay ka. Sabi ko, wala naman siguro sila urong pulis na pag nakita si, ano, si John Paul, ang mukhang addict to, tirahin na lang, patayin na lang. Eh di, kawawa naman tayo lahat. Eh mga mukhang addict tayo. O diba? Hindi po pwedeng ganun. May mga intelligence yan. Wala namang loko-loko siguro ang pulis na ano. May nag-text lang, Sir, mayroong ano dito. Tinex, yung presinto. Lulusog ka agad yan, titirahin ka. Hindi. Surveillance pa yan. May investigation pa yan. Kasi mga nag-aral yan eh. Mga nag-aral yan. Para yung mga lawyer, kahit murahin mo yan, galitin mo man yan, hindi yan. Hindi magpapadaig yan sa galit, hindi papatol yan. Kasi pinag-aralan nila yan. Hindi kagad maniwala yung mga yan. Without due process at saka further investigation. Yeah, sabi ko, eh, kulang pa nga yun eh. Yung surrender eh, ang nag-surrender, 4.4 million. Tapos ang namatay, 5,000 lang. Kulang yun. Sa 4 million, ang 10% noon ilan? 400,000. Ang 1% ilan? 40. O, wala pa nga sana eh. Napakaliit lang na ano. Wala sana eh. Decimal pa nga eh. Wala yun. Kaya walang crime to humanity. Sabi lang nila, meron. Sa iba na meron, siguro. Baka anak nila yung nadali. O kaya naman, kamag-anak nila. Kaya galit sila sa gobyerno. Okay? Sorry for my words, pero yun ang katotohanan. Ano pa? God said no to Moses. God said no to David. Alam niyo si David, sa 2 Samuel, eh, nagkaroon siya ng ano, ng relasyon kay Bathsheba. Ako hanggang ngayon, tinatanong ko, ano bang ginawa ni David kay Bathsheba? Kasi si Bathsheba, ano yun eh? Kung ito yung palasyo, nakikita lang ni David doon, ibig sabihin, marangyang pamilya yung si Bathsheba. O, di ba? Marangya. Siguro, may swimming pool siya dyan. Nasa taas siya, no? Si David, nagsuswimming, inakabiting suit lang. O, di ba? Eh, maganda yung cellphone niya, no, ni David. Binidyohan kagad. Sinom niya. Wow. Pretty woman. O, di ba? Tinex niya kagad yung kanyang, ano, presidential card yung sa baba. Bakit tingnan mo ngayon? Ito yung location, yun. Yan. Pinicture niya. Send sa messenger. Akuha kagad. Dinala sa palasyo. Anong tawag doon? Ni-rape ba si Bathsheba? Kung ni-rape, wala namang ano eh. Hindi naman nabugbog si Bathsheba eh. Kaya ang tanong ko doon, gusto rin ba ni Bathsheba? Nakuha nyo? Nasa tabi lang siya eh. Diba? Kilala niya yung hari, pero siya hindi kilala ng hari. Hanggat nung naligo lang.
Ang question ko kasi doon, hanggang ngayon, bakit nakasama si Bathsheba sa lineage ng Panginoon pagdating sa Mateo chapter 1? Eh kung may pagnanasa siya kay David, eh di kasalanan siya. O, di ba? Ginusto niya eh. Kasi wala namang rape nangyayari eh. Kaya sabi ko, magtatanong ako nito sa langit, bakit nakasama itong babaeng to rito eh. Si Rehab, maintindihan ko si Rehab. Nakuha niyo ba si Rehab? Kasi ano yun eh, harlot yun eh. Pero yung narinig niya na mayroong totoong Diyos, nagbago siya ng linya ng trabaho. Gumagawa na nga siya ng flux doon eh, di ba? Nagbibilad na siya doon eh. So mayroon ng ano, narinig pa lang niya, may pagbabago na. Pero itong kay Bathsheba, aba, tatanungin ko to sa langit pagdating. Iniisip ko na lang, out of fear, hindi na lumaban si Bathsheba. Sumurinder na lang siya kay Hari, kasi baka patayin yung tatay niya, yung nanay niya, yung mga kamag-anakan niya, di ba? So nagpaubaya na lang siya. Yun na lang siguro. Para wala ng gulo. So nagkaroon sila ng anak. Nagpray itong si David sa 2 Samuel chapter 12. 2 Samuel. Tingnan niyo ha ang prayer ni David. 12 verse 15. Sabi ni David, and David therefore besought God for the child. And David fasted and within and lay all night upon the earth. Kasi ang ginawa dito mga patid, pagdating sa 15 muna, and Nathan departed to his house and the Lord struck the child that Uriah's wife bare unto David. And it was very sick. So talaga yung bata, sickly, ano? So itong si David, nagpe-pray siya, nag-fasting siya. Pagdating sa 17, the elders of the house arose and went unto him to raise him up from the earth, but he would not, neither did he eat bread with them. So hindi na siya kumakain. And it came to pass on the seventh day, that the child died. Grabing fasting ito si David. 7 days nagfasting si David, nagpe-pray. On the seventh day that the child died, the servants of David feared to tell him that the child was dead. Takot sila, nakot paligro to. Nung buhay pa yung hari, katakot-takot, hindi nga natin mayaya. Lalo na ngayon, patay na. Lago tayo nito. Nagbulong-bulongan sila. How will he then vex himself if we tell him that the child is dead? Kung sabihin natin na patay na yung bata, patay tayo. At baka magpakamatay pa yung hari natin. Verse 19, but when David saw that his servants whispered, David perceived that the child was dead. Matalino to si David eh. Naintindihan niya. Kayo mga binata, di ba? Binata at dalaga. Pag meron kayong bulong-bulungan, yung mga na matatanda na, lalo mga magulang at nanay-tatay nyo, alam nila eh. Gusto na binagulong-bulungan yan eh. O, di ba? Marurunong yan. Meron na kasi mga tinatawag na discerning spirits. Therefore, David said unto his servants, is the child dead? And they said, he is dead. And David arose from the earth and was anointed himself and changed the apparel and came to his to the house of the Lord and worshiped. Ito yung pinakamagandang ugali ni David. Nung malaman niya yung anak niya patay na, hindi naglupasay. Nagbihis, pumunta sa bahay-simbahan ng Panginoon. Yung Facebook na yan. May question ako dyan eh. Wala akong question sa hindi mananampalataya. Sorry ha? Sorry. Pero dapat, kasi first time yung marinig ito, wala pa sigurong pastor nagsabi sa inyo, akin lang to. Ito yung akin ha. Huwag kayong ma-offend sa akin. Okay ba mga kapatid?
Kasi tayo mga Pilipino, marami tayong pamahiin. Pamahiin. Ang gusto ko sana, halimbawa, namatay yung Kristiyano, hindi kandila ang ilalagay sa ano, profile status. Dapat mansyon at saka mga anghel sa langit, di ba? Dapat ganun. Bakit itim? Bakit ano? Sabi ko, wala tayong pagkakaiba doon sa hindi mananampalataya. Nakuha niyo ba yun? Yung pastor na matay, itim ka agad. Kita ko yung ano. May kausap akong pastor. Sabi niya, bro, munti ka na tayong hindi nagkita ah. Bakit? COVID ako eh. Akala ko, mamatay na ako. Sabi ko, ganun ba? Sabi ko, huwag ka matakot sa COVID. Wala pang 2% ang namamatay dyan. Maliit lang. Sabi ko, kumusta naman? May gamot ba? Wala na eh. O, yun lang. Wala din pala. So, dito mga patid ha, yeah, sinabi ko lang sa inyo, kung gamitin natin yung ano, yung Facebook natin, tayo mga Kristiyano, baguhin natin ang sistema ng mundo. Okay? Nakuha niyo ba yun? First time nyo lang narinig siguro, baka wala pa nasabi na, hindi nyo pa napakinggan na preaching ito patungkol using, pagka meron tayong, di ba nag-change status tayo from time to time? Siguro ang akin na lang, kaya meron kayong mga nilagay dyan ng mga itim, it's all about departed loved ones. O, di ba? Naintindihan ko yan. It speaks of sorrow and loneliness. Grieving. Na, kasi namatay ang kayo. Sa mga Chinese, nag-ano pa yan sila, nag-hire sila ng taga-iyak. Diba magano? Iyak lang. Pati yung mga taga-Thailand. Sa Pilipinas noon, noong mga 1980s, my goodness, talagang gumaganon pa yung mga ninuno natin. Sinasaktan yung ano. Pagka umiyak yan, grabe, taimti mangyayak yan. Umiyak. Noong tayo nakilala sa Panginoon, at alam natin yung namatay ay isang mananampalataya, nagiging ano natin, he or she was promoted to heaven. Promotion yan. Kasi sabi ni Apostle Paul, for me to live is Christ and to die is gain. O, di ba? Nakuha niyo, kapatid? So, ibig sabihin, pag tayo po mananampalataya, may kinuha sa atin, promotion yan. So, bakit tayo mag-grieve over promoted brethren? Nung araw, kung yung mga ano, pag may patay talagang ang kinakanta ay, ano yung kinakanta sa ano? Yung mga Tagalog song? Ha? Hindi kita. Eh, my goodness. Ngayon, iba na eh. Pagka pinapatakbo na eh, bikining itim ng pinapakanta eh. O, di ba? Meron kang ano eh, dinala sana eh. Ang kanta niya, ano eh. Ang request daw na namatay, bago namatay eh. Material girl eh. I'm living in the material girl. Material world, pambira. Grabe. Sipin mo. Ililibing mo na lang, ganyan ang tugtog niya. Para ka nagsumba eh. Oh, di ba? Kaya, tayo naman, dahil mga Kristiyano tayo, tayo ang ilaw eh. Ilaw at saka asin ng sanglibutan ito. So, yung bang timplahin natin ang mundo, titimplahin natin. So, tayo yung, wag tayo yung mag-adjust para sa kanila, tayo magturo para sa kanila. Okay? Naano ko lang yan kanina habang nagbulay-bulay ako. Kasi naiyak ako dito sa ano, yung ginawa ni David, namatayan siya, hindi umiyak eh. Nagbihis, at sumamba sa Diyos. Napakagandang ugali. Tingnan nyo mga patido.
And David arose from the earth. Galing siya, isang linggo siyang nagano, nag-ayuno, walang kinakain. And was naligo, and anointed himself. Siguro nag-shave ito, nagpabango, nagsuot ng magandang damit. And came to the house of the Lord. Anong ginawa niyo doon? Worship. Hindi na hinintay niya umabot ng linggo para manambahan. Mga kapatid, pag mayro tayong kailangan, kayo ay natuwa sa Diyos, pumunta kayo dito, bukas naman yung simbahan eh. Ito lang naman yung simbahan na hindi sinasara. Diba? Hindi naman sinasara to eh. Pag sinara yan, punta ka dito. Pag sinara yan, punta ka dito. Kaya hindi sinasara. Pag sarado yung tatlo, daw ka sa bintana. Hindi sinasara to. Kaya ito mga patid, ang pinakamagandang ugali na makita natin kung bakit ang Diyos nalugod kay David. Tinawag siyang friend of God. I do hope and pray na meron tayong ugali na kagaya nito. Dumating man yung matinding pagsubok sa buhay natin, huwag tayong maglulupasay, kundi tayo ay nandoon pa rin. Diyos pa rin ang parangalan natin. Hindi po yung kanta na tinuturo ng sanglibutan. Que sera, sera. O diba? Whatever will be. Hindi ganoon. Sa atin, yung bata, tinuturoan ng mali. Kaya lumaki yan, bahala na. Ang sa atin, kung ano ang kalooban ng Diyos, yun ang sundin sa buhay natin. Amen, mga patid? Yan, okay? Pagkatapos niya magsimba, mag-worship sa Panginoon, then he came to his own house, and when he required, they set bread before him and did eat. Ay, hindi pa pala ito kumain kagad. Nagbihis lang at nagsimba sa Panginoon. Spiritual food pala inuuna ni David bago yung physical food. E, mga Kristiyano, hindi muna makapagsimba, baka paggutom eh. Kain muna bago simba. Oh. Mayroong kaibigang pastor, hindi pwede mag-preach yun pag hindi nakakain. No, mayroong pastor na ganun. Bago siya tatawagin, kakain muna siya. Kain. At mayroon naman din akong pastor na kaibigan, hindi yang kumakain ng linggo. Hindi kumakain. Mag-preach siya maghapon, hindi yan. Tubig lang talaga. Ang galing, ano? May kanya-kanya eh. Then said the servants unto him, what thing is this that thou hast done? Thou did fast and weep for the child while he was yet alive. And when the child was dead, thou didst rise and eat bread. And David said, while the child was yet alive, I fasted and wept, umiyak ako. For I said, who can tell whether God will be gracious to me that the child may live? But now he is dead. Patay na siya. Wherefore should I fast? Can I bring back again? Mababalik ba niya sa akin? I shall go to him, but he shall not return to me. Hindi na siya babalik sa akin, pero ako ay pupunta sa kanya. So what a good spirit, mga patid. Another one. Si Paul, di ba? God said no to Apostle Paul. Hindi ko nabasahin yung ano. Pero 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 10, sabi ni Paul, kasi nga meron siyang infirmities, meron siyang problema sa physical. So yung pala mga ano natin, mga infirmities natin, sakit natin, binibigay ng Diyos yan para tayo ay lalong malakas sa Panginoon. Huwag nating sisihin. Sana kung guwapo ako, pambihira, makapagsulwining siguro ako ng marami. Hindi totoo yun. Sana kung magaling ako mag-English, makapagsulwining siguro ako ng marami. Hindi rin totoo yun. Siguro pag maganda yung kilay ko, marami sigurong wala yan eh. Wala yan. Siguro, kung wala akong sakit, marami siguro, hindi makapaglingkod siguro ako ng Panginoon. Hindi totoo yan. Kaya wala eh. Okay? So, hindi na natin basahin na. So, what to do when God says no? Ayon doon sa mga lesson na kuha natin kay Moses, kay David, kay Paul. So, pag sinabi ng Diyos no, anong gagawin natin? Una, mga patid, don't pursue your own will. Huwag mong ipilit yung gusto mo.
Dahil yung gusto natin ay atin yun. Yung gusto ng Diyos, gusto ng Diyos. Kaya nga, yung Panginoon, habang nagpe-pray siya sa Garden of, ano, di ba? Gethsemane, sabi ng Panginoon, "Not my will, but thy will be done." Oh. "Let this cup pass from me, nevertheless, not by not my will, but thy will be done." Kaya pagdating sa Romans chapter 12, verse 2, perfect will ang gusto ng Panginoon. Ang hinahanap ng Panginoon sa atin. Okay? So yun po yan. Kaya, si David, hindi siya napurso ng kanyang gusto. Second Samuel 7, balikan natin, verse number 18, sabi dito, "Then when King David in and sat before the Lord, and he said, 'Who am I, O Lord God? And what is my house that thou hast brought me hitherto?'" Ano ba ako, Panginoon? Sino ba ako? Kita niyo yan? Umupo siya eh. Tanong, kailan ba tayo huling umupo sa Panginoon at ipag-usap ng seryoso sa Panginoon? Baka naman, kinausap mo lang Panginoon pag nandito ka simbahan, kasi may prayer meeting. Hindi, mga batid. Pwede mong kausapin ng Panginoon pagka nandiyan ka sa labas. Nasakyan ka, nasa biyahe ka, anywhere, you can talk to the Lord. Huwag lang yung ano, barambadong ano, pag-iusap. Kasi may mga barambadong pag-iusap eh. Yung kaibigan ko, masyado ano yun eh. Spoiled na Kristiyano. Naplatan. Pagka-platan. Doon sa bundok. Nag-pray sa Panginoon, "Lord, bigyan niyo ako ng gulong. Magpadala kayo ng anghel." Pambihira. Inagkataon, nagmotor ako, duman ako doon. "Lord, salamat sa anghel na pinadala niyo." Sabi ko, "Anong anghel?" "Ikaw ang ano, nag-pray ako sa Panginoon ng anghel eh. Ikaw ang dumating eh, hindi ikaw ang anghel." Sabi ko, "Salbahe ka." Hindi ako mukhang anghel nga, hindi eh. Spoiled kasi. So, may mga Kristiyanong ganun, spoiled, manalangin. Tayo, pa nag-pray tayo, yun lang totoo. Pag-pray natin, "Lord, siraan ako ng ano, magpadala kayo ng reinforcement, baka may dumaan dyan, o, di ba, na tumulong sa akin." Ganun lang. So don't pursue your own will. Kasi yung ating sarili, mabadad, yung gusto natin, hindi yun ang pinaka-the best, kasi may gusto talaga ang Diyos na pinaka-the best para sa iyo. Pangalawa, what to do when God says no? Wait upon the Lord. Maghintay. Ito yung ginawa ni David, verse number 25. "And now, O Lord God, the word that thou hast spoken concerning thy servant and concerning this house," Panginoon, yung bang sinabi mo patungkol sa akin at patungkol sa pamilya ko, o di ba? "Establish it forever as thou hast said." Gawin mo, Panginoon, ayon sa sinabi niyo. So maghintay siya. Si David maghintay. Okay? Pangatlo, what to do when God says no? Trust God for the best is yet to come. Magtiwala ka sa Diyos kasi yung pinakamaganda darating yon. Verse 29, "Therefore now, let it please thee to bless the house of thy servant, that it may continue." Yung blessing mag-continue. Hindi 100 years, forever, nakalagay dyan, no? "Before thee, for thou, O Lord God, hath spoken it, and with thy blessing, let the house of thy servant be blessed forever." Grabe, mga patid. Magtiwala sa Diyos. So ngayon, magtiwala tayo sa Panginoon na yung magiging pamilya ninyo ay maligtas yan. Pamilya nyo ay maglingkod sa Panginoon. Maghintay ka lang. Huwag mong shortcutin. Kaya marami mga Kristiyano, inaaway yung mga kamag-anak niya, mga kapatid niya na hindi pa nagsisimba. No! Huwag niyong awayin. Ipag-pray ninyo, ipakita yung magandang asal at testimony natin.
Tumayo tayo, tayo pinalangin. Heavenly Father, we thank you so much sa pinag-aralan po namin, Panginoon, sa gabing ito. What to do when you said to us, no. Tulungan nyo kayo, Panginoon, na wag naming ipurso, ipilit yung gusto namin. Matuto kaming maghintay, Panginoon, sa inyo. At magtiwala kami, Panginoon, na mayro kayong ibibigay sa amin the best na hindi pa namin nakikita, hindi pa namin na-analyze, na hindi namin naisip. Pero yun ang pinaka-the best para sa amin. Habang ang lahat ay nakayuko at nakapikit ang mata, if God has something for you tonight, and God speaking to your hearts, on site and online, I pray that God will bless you. Not only you, but your household. At dalangin ko na pagpalain kayo, ilayo sa kapamakan at sa grasya, at gamitin kayong tulay ng pagpapala para sa iba. Panginoon, sa aming pagsamantalang paghiwalay, nawa, sa mga prayers po namin, Panginoon, matuto po kami. Kasi ang alam lang ng karamihan ng mga Kristiyano, sasagot kayo ng yes, yes. Pero ito ngayon, sumagot kayo ng no. Sa kay Moses, nagalit pa kayo. Kasi twice siyang nag-attempt. Nagalit kayo, Panginoon. So tulungan niyo po ay, Panginoon, sumunod sa gusto po ninyo. Lord, as we part ways, ingatan niyo po ang batiya sa amin, nilis mo pa mga disgrasya, mapatiran po namin na walang hanap buhay, bigyan ng hanap buhay. May mga karamdaman, Panginoon, I pray, na pagpalain niyo po sila. Pagalingin sa kanilang karamdaman, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na i-bless niyo po, Panginoon, ang mga anak po ninyo. Provide their needs. Ingatan sa kanilang mga biyahe. Pagpalain sa kanilang pagtatrabaho. Mga nasipag-aral, bigyan ng kasipagan sa pag-aaral at talino sa pag-aaral. Mga kapatid po namin ang hina, palakasin. At dalangin ko, Panginoon, ng bawat isa ay magiging pagpapala para sa iba. Bless our country, O God, that many of our countrymen will realize the need ng patungkol sa kaligtasan, Panginoon. At gamitin niyo pa ang church na ito, a channel of blessing to them, especially to their spiritual needs. All these things I ask and pray in Jesus' mighty name, our Lord and Savior. Amen. God bless us all.